So, hello mga kulitsyap. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, so nandito pa rin tayo sa City Ragatan, Bangko din ng Cavite, ano? At gagawan ko na rin po ng vlog yung na-experience ng ating kasama na si Ma'am Catherine Fernandez 3797. So tinatanong po kasi niya kung bakit laging nayuyupi yung rear door niya dahil mahirap daw isara. Ano daw po ang dapat nating gawin? Sana daw po ay magawa natin ng vlog. Alright, so kadalasan po guys, para sa inyong kaalaman, yung mahirap na pagsara ng ating pinto, ayan, ay nandito sa ating door seal, ano, medyo matigas na yung iba, so hindi na nakakalapat na maganda yung ating pinto, ayan, sa door seal natin, ayan. At syempre, yung iba naman po, hindi naka-align ng maayos yung ating pintuan. So, minsan, pag sinara natin siya, ayan, pag sinara natin ganyan, mayroong chances na tumatama na po itong ating papunta ng door. Ang door latch nga po yata ang tawag dito, no? Hindi ko matandaan kung ano yung talagang term natin dito. Dito sa ating door na to. And then yung sa striker, nagagasgas na po yung striker kasi tumatama yung ating door latch. Or yung door natin, basta yun, yung sa may lock, no? And then yung iba sumasayad po dito yung ating pintuan. So ang kadahilanan po nun, siyempre mabigat po kasi yung ating pinto, lalong-lalo na po yung katulad ng ganitong pintuan na nasa likod po yung ating spare tire, napakabigat po niyan, no? Sa katagalan po kasi yon, nagkakaroon po dito ng play, no? Nagagasgas yung bakal, nauuka siya, kaya nagkakaroon ng malaking play diyan. And yung iba naman po dito. Ayan. So para mai-align natin siya, pwede po nating, so kung wala po ditong damage, no, kung may damage po dito, kailangan may paggawa natin to. Lalagyan siya ng shim or ng palaman para mawala yung play niya or yung kalog para diretso yung ating pinto. So kung hindi naman po ganun, walang problema dyan, pwede po nating i-adjust dito sa mga tornilyo dito. Ayan. Kailangan lang po meron kayong tagahawak or tagaalalay dun sa ating pinto. Then i-adjust po natin ito, no? Pwedeng up and down and back and forth. Ayan, pwede natin ma-adjust dito ng counting-counting lang po ang adjustment dyan. Tsaka po dito. Ayan. So para yung atin pong pinto ay ma-align. So usually po latero naman ang gumagawa niyan. Ayan, para pag ganito natin, lapat yung ating pinto. Tingnan nyo nga po yung sa akin, medyo lubog. Dati na nga pong ganito to, nung nabili ko, lubog siya. So kasi ang ginagawa minsan, nilalaksan yung pag sarado ng pinto para lumapat ng maganda. So ayun nga po, ang una natin titingnan yung door rubber seal natin. So pag matigas na, ayun, hindi na makalapat ng maayos yung pinto natin. So pangatlo pong dahilan, yung ating pinaka lock mechanism mismo. So yung sira na yung lock mechanism natin, ayaw agad na mag-lock. So isa sa mga dahilan. Ang pwede natin gawin dito, bago natin ipagawa, babaran nyo ng WD-40, no? Lubricate lang po muna natin. And then kung mag-i-exist pa po yung sira nya, ayun, that's the time po na pwede natin ipakalas yung ating pinaka mechanism. Kailangan i-overhaul yung door mechanism natin. So medyo mahal din po yung paggawa nito. I think dati way back 2010, mga ganun siguro. Ang paggawa ko is 450 na, isang lock, no? 450 na yon. Okay. So ang isa po natin pwedeng gawin pa, pang-apat, is i-adjust po natin tong striker. Dahil nga po tumigas na yung ating door seal, kumbaga lumalaban na po siya sa pagsarado natin ng pinto, kaya hindi agad siya makalapat, pwede natin tong i-adjust. So paano po bang pag-adjust niyan? So kukuha lang po tayo ng screwdriver, luluwagan po natin siya. Ayan, luluwagan natin, dalawang tornilyo po yan. At pag naluwagan na natin siya, yun, pwede po natin siyang i-adjust papaloob, no?
So pagpapaloob po, mas kakapit yung pintuan natin sa rubber seal natin or sa door seal natin, mas iipitin siya, no? At pag naman po halimbawa na mahirap pa rin siya, konting-konti lang naman po ang adjustment nito, pwede man natin i-adjust palabas. So para konting tulak lang natin is kumaagat na agad yung pintuan natin. Maglalak na agad siya. So disclaimer lang po, wag po masyado maluwag ang ating pagkakalagay dahil may tendency naman po na maglak nga yung pinto natin pero awang po yung pinto. So hindi niya naiipit yung door seal natin ng maayos. Pag hindi po kasi siya naiipit ng maayos, pwede po mag-spill out yung tubig kung umuulan. So pwede po mabasa yung loob ng ating sasakyan. So dapat po kasi ay maganda yung lapat at ipit ng ating door seal dito at saka yung dito sa ating pintuan mismo. So kung maganda naman po ang lapat niya, ayun, dun, dito lang po tayo mag adjust. So pwede rin po natin siyang i-adjust up and down. So halimbawa po na disalign nga po yung ating pintuan, pag isinasarado natin yung receiving po ng ating, yung receiver po ng ating door lock para kumapit siya dito or mag-hook siya dito ay dumatama-tama na. Ayan. So pwede natin i-adjust pababa ng konti kung hindi pa tayo makakapagpa-align ng pinto. Ayan. Pero the best po talaga ipa-align natin. So sa katagalan po kasi talaga madi-disalign yan. Lalo-lalo na pagka yung malakas ang pagbukas ng pinto, malakas ang pagbalibag pasarado, minsan pa po yung parang mabangga tayo ng konti, ayan, madi-disalign yung ating mga pintuan. So basta madi-disalign po yan, mahihirapan na tayong maisarado yung pintuan natin ng tama. So once na nakuha nyo na po, pagka-adjust natin ng konti, sigipan natin yung isang tornilyo and then try natin, ano, sasampulan natin then, kung saan po tayo komportable na magsarado ng pinto tsaka natin siya ilalak pareho ng tornilyo. Ayan. So pag nagawa po natin yon, mga 90% po ng mahirap na isarado yung pinto ay nasosolve po nun. Ngayon kung sobrang tigas naman po nung door seal natin, ayun, need na po natin magpalit ng door seal. Kung hindi na po makaya ng adjustment dito, then mahirap pa rin pong isara dahil nga po matigas na yung door seal. Dahil sa katagalan, talagang titigas yan. Lalaban na po dun sa pinto. Ayan, so may tendency po na magpalit na rin tayo ng door seal natin. Okay. Ayan, so sampulan ko lang po kayo kasi ito po, na-adjust ko na dati dito sa striker kasi mahirap din isara dati, no? So sampulan natin ng sarado ngayon. Oh, yun. So hindi natin kailangan ibalibag ng malakas yung ating pinto, ano. Minsan din naman mahirap din siyang isarado, pero may times naman na ano lang, yung swabe lang yung pagtulak natin, okay na rin siya. So aalis na po kami, no, kasi baka po maabutan pa kami ng ulan, kapupunas lang po namin ng sasakyan para hindi naman po masyado magdumi. Alright, so sana po ay may niyambag na naman ako kapakipakinabang sa araw na ito. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe lang tayo sa Kulit Shop, ang shop na makulit pero walang physical shop. See you on my next videos, bye bye! Kulit Shop would like to thank the following sponsors: SJP Marketing, SJP Marketing Car Parts and Accessories, Gelson Pagtugiron, Gelson's Vlog, and Gelson's D-Store.